Yo, what's up mga kateki? Yan, welcome back again sa aking channel. So today's video ay mag-unboxing tayo ng Coinslot. So yung Coinslot na to guys is tumutunog. Yan, tumutunog tong universal Coinslot na to na nabili ko. So maganda ito guys dahil maririnig mo yung beeping ng pulse. So pero sa hindi ko pa na-try masyado kung maganda siya. Pero ganito yung in-order ko. Yung kulay blue lagi itong ano, pindutan dito. Yan, maganda siya. So, tatry ko to. Ito yung program niya. Yan, yung lights niya, indicator. Yung coil niya is circle, yung coil. Yan, susubukan ko pa lang to dahil sabi nila maganda. Pero hindi ko lang kung matibay siya. Dahil tatry pa lang natin. Ito yung kanyang cord papuntang custom board. Gagamitin ko to pala guys sa piso wifi. Kung napapansin nyo meron ditong ito. Ito yung gagamitin kong charger. 5 ampere 12 volts. Then kumuha ko ng custom board o customized board. So ito ay DIY. Ayan, kumuha ko ng male na jack. So ito yung ating customized board. So pinagawa ko to guys. Ayan, makikita nyo yung tatak. Detect pH. Ayan. Ito yung mga ginagamit ko sa aking piece wifi. Yan, yung pinagbilang ko, serial yung design to. So, pinatatakan ko lang. So, dito yung 12 volts para sa fan. So, may nabili pala ako guys ito, yung lead light. So, dun ko na lang i-connect sa fan yung para sa customized board. Yan, DIY ko na lang siya. Dahil maiksi yung cord nung lead light. So ito yung free nung lead na light. Meron na siyang free na cord papuntang parang ganito rin, same lang para sa Coinslot. So hindi ko man nagagamitin yun. Bali ito na lang, kaso lalagyan ko to ng extension wire. Yeah, pwede rin dito. May tatlo dito na pindutan. So ito yung, kung nakikita nyo sa video is yung 12 volts, yung ready, insert point. Yeah. So pag nag-insert point ka, iilaw yung indicator. So dito yung nilalagay. Yung ready, tsaka yung 12 volts. So dito nakalagay yung mga ilaw. Ito pala guys yung tinatawag na customized board o yung CB board. Kung hindi ka naka basic diagram, ito yung board na ginagamit. So maraming klase yung board na ginagamit, hindi lang ganito. So may mga version, iba-ibang version depende sa gumawa. So ito kakabit ko na yung wire ng Coinslot para sa 12 volts ground and yung pulse. So kailangan gumamit dito ng screw na maliit. Yan, so tapos ko na nailagay. Yan, saksak ko na lang to dun sa Coinslot para matest kung okay ba. Para kasi ito yung mga in-order na ano, yung no video, no return, no warranty. So kailangan i-video para makuha natin yung warranty natin. So, in case na ano din, gawin ko na rin vlog, 'di ba? Yeah, saksak ko na dito. Meron akong DIY na ginawa na hulugan para sa piso nito, pero nasa bahay kasi 'yun. Sa harap, so ito muna. Dahil kailangan ko na ikabit tong Coinslot na 'to, may rush kasi.
na paglalagyan. Nilalagay ko to sa ano pala. Gagamitin ko tong customized board dun sa LED MCU yan. So umilaw, goods na, umilaw na. Ngayon ako na lang i-try yung kanyang pulse kung tama ba yung bigay. Yan. So umaga na. So dito ko ilalagay yung 12 volts dyan. Pwede dyan, pwede rin dito sa kabila. Para matry natin, lagyan natin ng extension niya. Idudugtong ko itong wire na to dito. Para matry natin kung umilaw din siya o hindi. Itong lead light na to is 12 volts. So RGB siya, mag-iba-iba yung ilaw. So pansamantala ko muna isiksik yung wire dito. Ayan, balatan ko lang para kumasya dun sa socket niya kasi malaki. Ito maliit yung andito sa customized board natin. Ngayon sa mga nagpipiso wifi, magandang may customized board pero depende pa rin, maganda pa rin yung naka basic diagram dahil mabilis mo rin matukoy kung ano yung sira. Hindi ka guys, naka-customize board is ang hirap i-detect kung ano yung sira. Minsan relay lang pala. Yan yung mga ka-experience ko sa piso wifi. Yan, pa-comment nga po dyan sa baba kung malakas pa yung piso wifi nyo, hindi na. Yan, sa akin ngayon, nung katapos ng meron na kahit papano. Malakas na yung piso wifi, then nakakapag-outlet na rin ako ulit. Yan, kung around dagupan ka lang, pwede tayong mag-usap. Lagay tayo ng piece wifi dyan sa inyo. So, importante may internet na kayo. Yan, so, di pa umilaw. Kailangan ihanap yung wire. Kasi ano lang ito, pansamantala. Tatry lang natin. Yung mga wires ko kasi andun sa kabilang bahay, hindi ko pa nakuha. Yan, mukhang ayaw umilaw. Try natin ulit. Try lang until you succeed. Yan. So ito yung katuloy pala ng unboxing ko ng LED MCU. You know, tabi ko lang din yung LED MCU, so sabay ito din deliver. Kaya nga nagbibideo ko dahil no video return policy sila eh. Ngayon lang pagdating sa mga electronics. Pasensya na kayo sa aso, maingay. Yan, so umilaw na guys. Okay na, okay. Okay pa sa okay. Yan. Kung gusto nyo maglagay pala ng RGB lights and gusto nyo mag-order ng mga nandito kagaya ng LED MCU, Coinslot, ganito is lagay ko na lang yung link dyan sa description box sa mga pinagkuhanan ko. Yan, maganda siya guys. RGB. So ito yung free niya, hindi pa natin nagamit, reserve na lang natin ito. So itong para sa lights lang ang tatanggalin ko, didikit ko na lang mamaya. Yan, maraming salamat pala sa panonood guys sa aking video. Thank you kung nagustuhan nyo, hit nyo naman yung like and share para mapanood din ng iba. Thank you for support sa aking channel. Yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dyan sa aking channel, click nyo rin subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads natin. Yan, maraming salamat po.